Welcome back to my channel. Ayun po, may luluto na naman po ako. Ito po ay paborito ng mga Ilocano, mga kapampangan na mahilig po sa mga pagkaing binuburo. Ayan po, pagluluto ko po kayo ng binurong isda. Ito po ay binuro ng aking partners in life na 1 week po. Kaya lang po, ang masaklap ay hindi ko po na-video kung paano niya po binuro. Kasi hindi na, sa katotohanan po talaga, hindi po ako marunong magburo ng mga ganon. Dahil ako po ay Tagalog at dito ko lang po natutunan yon sa Nueva Ecija. Ipapakita ko na lang po sa inyo kung paano po niluluto yung binurong isda. O paano po ba yan, mga madam, mga sir? Sisimulan ko na po ang pagluluto. Ito po ang ating kailangan sangkap sa pagluluto ng binurong isda. Ito po ang aking binurong isda. Binuro to ng aking partners in life. Yan, siya po nagburo nito. Pero hindi ko na po na-video kung paano niya binuro. Nakalimutan ko po kasi. Charot. Pero pag nagburo po uli siya, akin pong ipapakita sa inyo kung paano niya binuro. Tapos, kailangan po natin ng luya, bawang, sibuyas, kamatis, at seasoning o magic sarap. Kailangan din po natin ng mantika. Ganito po yung pagkakaitsura ng kanyang pagkaburo. Dito lang po niya binuro ito. Ayan, binawasan na po namin. Yan, binuro niya po yan ng isang linggo. Yan po, ay dito ko lang natutunan dahil ito ay pagkain po ng mga Ilocano. Paano po ba yan? Sisimulan ko na po kung paano po siya lutuin. Po ang ating kuwali. Nilagyan ko na po ito ng mantika. Kailangan po sa pagluluto ng buro, marami po siyang mantika. Binuksan ko na po ang aking talan. Yan. Igigisa po muna natin ang luya. Mas malinamnam po kasi pag may luya. Ito na po, sunod na po natin ang bawang. Lagay na po natin ang sibuyas. Ilalagay na po natin ang ating kamatis. Ayan. Ayan po, kailangan po nating lutuin maigi ang kamatis. Ilalagay na ang binurong isda. Binuro ng mister ko ay yung tilapia. Ayan. Po, ahaluin po natin. Lalagyan na po natin ng seasoning o magic sarap. Ayan po. Antayin lang po natin siyang malutong mabuti. Ayan po. Ito po pagluluto ng ating buro ay medyo may katagalan po ito. Kailangan po natin antayin medyo mawala yung pagkasabaw niya. Kailangan lang po mahina ang ating apoy. Ay, ito na po. Yan. Haluin lang po natin. Medyo nawawala-wala na po yung kanyang pagkasabaw. Pero ito po ay matagal pong lutuan ito. Yan, kita nyo naman po. Kanina, medyo masabaw-sabaw pa siya. Ito. Di pa po tapos ito. Babalikan pa po natin. Ito na po. Medyo nawawala na po yung pagkasabaw niya. Pinapalabas lang po natin yung pagkamantika
At medyo matagal-tagal pa po ang kanyang pagluluto. Yan po ang buro. Pero pagka po yan inaluto na, napakasarap po yan ihalo sa mga pritong talong at kahit ano po. Ito na po mga madam, mga sir, luto na po ang ating binurong isda. Kita nyo naman po na wala na po yung sabaw niya. At umangat na rin po ang mantika. Papatay na po natin ang apoy. Ayan po. At isasalin na po natin siya sa lagayan. Yan. Sarap po yan. Dati po, hindi ako kumakain nito kasi yung buro po na ito sa totoo lang po ay as in may amoy, mabaho. Mabaho nung una. Siyempre, hindi ko nga po alam yung pagluluto ng ganito at hindi ko naman po alam yung talagang ulam na to. Eh nung natuto na po akong tumikim, eh masarap po siya. Lalo na ihahalo mo sa mga nilaga yung ulam mo, pinirito, mga ganun, basta mga parting mga gulay. Itry nyo po ito, talaga pong parang kapalitan po ito ng alamang, parang ganun. Yan, makita nyo naman po. Masarap. Tikman ko po yung lasa niya. Talaga pong masarap. Pwede po talaga pong isama sa inyong ulam. Para din po siyang alamang, pero mas masarap po siya sa alamang. Dati po hindi ako kumakain nito, pero nung na-try ko pong kumain, talaga pong masarap siya. O paano po ba yan? Try nyo po sa inyong mga bahay ang aking nilutong burong isda. Shout out muna po kay Sir Banhak at kay Madam The Game Girl Kiki. Paano po ba yan, mga madam, mga sir? Huwag nyo pong kalilimutan i-like at i-subscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick na rin po ang bell para mag-notify po sa inyo ang aking mga videos. Paano po ba yan? Bye-bye! God bless! Hey, Madam The Girl Game... Ay, mali!